sa araw-araw na buhay, sa araw-araw na pinaghugutan, sa araw-araw nating inspirasyon. Ang pagiging ina para sa akin ay isang dakila. Hi! Matatandaan niyo ba si Lynn Macanas, ambassadress ng Autobot, yung isang negosyante na minsan nakita ninyo kung hindi niyo ako nakakalimutan. Ang pagiging ina, minsan sa dami ng trabaho, nakakalimutan natin na nanay pala tayo. As a mom, hindi ko nakakalimutan ang pagiging nanay sa 5 kong anak. Mabigat na responsibilidad. Kasi bilang nanay at bilang tatay, in my part ha, hindi ganun kadali maging isang ina. Pero sa araw-araw na buhay, sa araw-araw na pinaghugutan, sa araw-araw nating inspirasyon, ang pagiging ina para sa akin ay isang dakila. Ang pagiging ina, ibigay mo ang time mo, kahit gaano kahirap at gaano kakomplikado ang buhay mo. You have to enjoy the moment na andyan pa yung mga anak mo, na hindi pa sila nagsisipag-asawa. Despite of a busy work, paano na pagsasabay? Madali lang. Siyempre, quality time, disiplina, priority. You have to prioritize. What is the most important? Tayo, pagkaano, yun nga, may mga nakakahiligan tayo. Like nga, katulad niya ng sinabi mo, yung pagiging mahilig ko sa cars. Ang pag-set up kasi ng mga cars, ang sabi nila kasi yan, is luho lang. Doon sa safety naman, talagang okay, maganda. Ang lalaki ng gulong niyan eh. Eh, syempre, sa lalaki ng gulong na yun, hindi ka matatakot malubak, hindi ka matatakot na sumabog. Iba talaga yung nakaset up, iba talaga yung dating, at iba talaga yung quality. Pag ako'y bumibiyahe, ang tanging mission ko, yung maging blessing sa ibang tao, dumadayo ako sa malalayong lugar. Nakarating ako sa mga bulumbunduki ng Nueva Vizcaya. So ang daan, medyo mahirap. Ang daan hindi sementado, like yung F-150 ko, FG Cruiser ko, yung mga pickup ko, kung hindi yun na-set up, napakahirap ihatid yung mga commodities, yung mga gusto kong ipaabot doon sa mga taong mahihirap na nakatira sa liblib ng bundok. Nasunod ko na yung hilig ko, at the same time, napakinabangan ko. Kasi ako, I don't want to spend money with nothing. So pagdating naman sa pag-maintain, ano ang advantage na si Autobot nakatulong? Kami busy, ako busy, or yung tao ko busy, or yung driver ko busy, i-remind niya. Pangalawa, ma'am, pupunta po kami, magbibigay po kami ng service, i-check namin yung mga sasakyan, titingnan namin kung ano ba, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. In that moment, para may isip mo, ito yung advantage, yung relationship, hindi nagtapos na kumita ka from time to time, from day one na nag-set up ka until the end, until nandyan, lagi nilang binibisita yung mga sasakyan. Yun ang pinaka malaking part ng Autobot sa mga sasakyan ko. Hi, Bunso! Namiss kita, Bunso ko. Gusto mo nga ako? So, doon sa mga rigs na sinet up ng Autobot sa amin, sa mga anak ko, lalo na kay Bunso, ano nga, nagkayayaan o weekend. Katulad, nagpunta kami ng Mapanuepe. Tapos, syempre, marunong din sila mag-drive. So, sasabihin nila, ma, ako mag-drive, ma, ako dyan, ma, ganito, ma, nag-enjoy ako. Kahit bihira lang makita, kahit sobrang busy, kahit sila nag-aaral. Pag nagkaroon kami ng time sa pamamagitan ng mga na-set up na car, ng Autobot, masaya kasi, o tara, karira tayo.
O tara, mauna ka. O tara, ang astig mama. Di ba? Parang ganon. Nakakatulong po yung build ng Autobot sa amin, lalo na po sa akin kasi sumasali po ako sa mga show po, tapos nagkakaroon po ako ng award sa mga gawa po nila. Sa totoo nga po niyan, kakasali ko lang po sa show dito sa Batasan at nakakuha po kami ng madaming award. Nakakuha din po kami ng overall champion na award po dun sa isa ko pong kotse na jeep na gawa po ng Autobot. Tsaka yung sa Civic din po, naging overall din po siya. Ano yung pinakapaborito mo sa akin? Yung Civic ko po na ano po, Type R inspired po. Sobrang malaking influence po ni Mama. Lalo na po kasi napaka sobrang supportive po ni Mama sa lahat po ng bagay. May gusto lang po kaming paggawa sa kotse namin. Ganito agad, papatawag niya po agad ngayon. Kunyari po, may nakita po kaming mugs na maganda. Si Mama po ang gagawin niya. Tatawag po siya agad sa Autobot. Tapos ipapa-order niya po agad yung mga gusto po namin. Yung mugs, ganun po. Kung i-define ko po si Mama as a mom, masasabi ko po superwoman. Kasi sobrang makikita niyo po siya, sobrang hardworking, sobrang supportive. As in lahat po nasa kanya na po. Kahit sobrang busy ni Mama, lagi po siyang nagbibigay ng time sa amin, lalo na po pag weekend or kahit weekdays po, nagbibigay siya. Basta mag-chat ka lang po sa kanya. Kunyari po, ma-busy ka po, ganyan. Lagi pong magre-reply si Mama na handa niya pong i-cancel yung mga plan niya, kung saan po siya pupunta ngayon, para lang po masamahan niya po kami. Kahit sobrang pagod na po si Mama, gagawa pa din po siya ng way para makasama po kami. So kaya lagi po kaming nag-e-enjoy po pag si Mama po, pag naaya po namin, sasama po siya. Sabon ako sabon ko! Pa. So, tingnan ka nga! Wala ko din pa! Anong favorite brand ng shoes ng mami? In 3, 2, 1, go! Jalan! No, wala mo yan sa mga pito. Ano yan? AF1 po na LB. AF1 LB rin? Yung magkakaibang ano. Yung magkakaiba, AF1 LB. Specific na mali, LB. Mali. Ano yung favorite car collection yung mga? Anong unit? Tinang ko lang. Oh. 3, 2, 1, go! Jaran! Tama tayo. Tama ba yun? Ito yung tatama, okay. Happy Mother's Day, Mama. Mahal na mahal po kita. Lagi mo pong tatandaan yan. Lalo na po sila ate. Lagi ka pong mag-iingat. Saan ka man po pupunta. Tapos, lagi pong magwa-water kasi mainit po ngayon. Tapos, lagi mo pong tandaan na andito lang po kami lagi nila ate. Ako po, andito po kami lagi sa'yo. Para kung may kailangan ka po, huwag ka po mahihiya magsabi ng problema. Lalo po, may problema ka po sa amin. Pag sobrang kulit na po namin, magsasabi ka po. Tapos, lagi mo pong tandaan na mahal po kita. Happy Mother's Day, Mama. Lagi po. Para sa lahat ng mga mami sa buong Pilipinas, mahirap maging nanay, mahirap maging tatay, katulad ko, nanay-tatay. As a mom, siguraduhin natin, lagi nating tandaan, anumang bagay, anumang hirap, anumang problema ang dumating sa atin, huwag tayong susuko. Panatilihin natin ang pagiging ina dahil ang nanay daw gagawin lahat para sa mga anak. Lagi nating tandaan, ang pagiging nanay na yan, ang pagsasakripisyo natin yan.
na kahit minsan gusto na nating sumuko, hindi natin ginagawa. Huwag tayong patatalo sa pagsubok ng buhay. Kasi ang isang ina ay mananatiling ina at mananatiling ina magpakailanman. Tayo'y isang dakilang ina na magsisilbing gabay sa ating mga anak habang sila ay nabubuhay. Para sa mga ina dyan, Happy Mother's Day!